Tinatayang nasa 200 bahay ang nasunog sa North Avenue sa Quezon City kahapon. Ayon sa mga otoridad, nagsimula yan alas 5 ng hapon. Sa laki ng apoy, itinaas ito sa ikalimang alarma, alas 5:30 ng hapon. Mabilis itong kumalat dahil digit-digit ang mga bahay na gawa pa sa light materials. Napula ito pasado alas 9 kagabi. 2 naitan ang sugatan at aabot sa 300 pamilya ang apektado. Kabilang dyan ang padre de pamilya ni si Vincent Baredo. Ayon sa kanya, hindi niya alam kung paano babangon muli. Nasunugan na sila noong 2010 at naulit na naman. Mabuti at ligtas daw silang lahat. Dito sila nagpaumaga sa amphitheater ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Dito rin daw sila pansamantalang tumira noong unang pagkakataon silang nasunugan noong 2010. Ano yung mga naisalba nila? Yun lang, yung mga konting gamit. Yung mga mahalagang bagay talaga wala eh. Sila talaga. May ilan namang natulog sa gitna ng North Avenue sa construction ng MRT 7. Tulad ni Gerson Alura at ang misis niya na hinabilin muna sa kamag-anak ang nag-iisa nilang anak. Pinili nilang dito matulog para mabantayan daw ang ilang gamit na nailigtas. Plano namin, hindi na parang re-renovate na lang pero papaupaan na lang. Hindi na namin titiran. Kasi mahirap yung lagi nasusunugan eh. Si Eric Gomez natulog sa kanilang UV Express. Tuliro pa siya dahil nasunugan siya ng 4 na apartment unit. Pero ligtas naman daw lahat ng nangungupahan. Anong plano niyo next year? Hindi pa natin alam kung anong gagawin natin. Aba. Malabo pa yung utak natin. Bam Alegre, GMA News.